Kamusta po YouTube? Good morning, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po sa mga bisita at lagi po naming kasamang nanonood po dito po sa Papong TV. Ako po ay lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. At siyempre po, pakihit niyo na rin po yung notification bell, pakihit niyo na rin po yung like. At siyempre po yung share button para naman po marating po natin yung mga kaibigan po natin na gusto po nating tulungan. Ang topic po natin ngayon ay ni-request po ng ating kaibigan. Isinulat pa po sa atin noon pa at ngayon po ipagbibigyan po natin. Ito po yung paksa kung saan i-emphasize po natin kung paano talaga siya kakapit uli at hindi ka na po talaga makakalimutan. Kasi di ba maraming ex na bumabalik or let's say nililigawan na nag-iiba po yung isip pero hindi rin po nagtatagal at yun, nagsasaktan din po tayo sa bandang huli. Ito po yung point kung saan marirealize niya talaga sa'yo, ipapaunawa po talaga natin sa kanya na mahal ka niya bilang recovery. Breakup, dating, relationship coach po ng ilang taon na rin. Napatunayan ko na rin kapatid na ang no contact rule can bring wonders at totoong may epektibong approach kung gusto mo pong mapabalik ang iyong ex. Pero ang NCR or no contact rule ay may itinuturing na dalawang pinaka pitfalls. Dalawa o tatlo. Una ay kung hindi mo kabisado o alam ang gagawin. Ikalawa, yun naman talaga ang gustong mangyari ng ex mo at ang ganitong proseso ay sadyang papabor pa nga sa kanya. At ang ikatlo naman ay kung ma-pride ang ating ex dahil yung mga ganitong proseso, dun pa nga po magti-trigger yung mga negative thoughts niya sa'yo. In short, mabibigyan ka pa ng masamang interpretasyon sa gagawin mo. Mga kapapong, dito po papasok yung halos parehas din pong pamamaraan pero may mild approach at hindi gaanong radikal. Dito ka kasi mas lalong mauunawaan ng dating karelasyon mo. Maaari pang manumbalik yung kanyang nararamdaman kung ito po ang gagawin mo. Pero bago po natin pasadahan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Mga kapapong, ako nga po pala yung nag-iimbita personally po sa inyo na puntahan nyo naman po ako sa aking Papong TV FB page dahil doon na po tayo nag-upload ng ating mga short videos. Kasagutan po to ha, sa mga ilong comments na binibigay po sa atin araw-araw. Doon ko po sinasagot yun. Bisitahin nyo po ako sa aking FB page mga kapapong dahil nagsimula na po kaming mag-upload ng mga short videos bilang kasagutan at tugon po sa mga nagtatanong po sa comment section po namin. Araw-araw din po tayo nag-upload doon, kaya pa-follow na lang po mga kapatid. Balikan na po natin yung paraan na tingin kong very effective din po. Lalo na sa mga ex na ma-pride, naggagalit-galitan at di pa totally naka-move on talaga sa'yo. Ito po kasi yung paraan kung saan mas lalo po siyang mako-confuse at syempre po magkakaroon ng mga mixed emotions. Ito po yung tinatawag na moderate no contact or sabi nga po ng iba LCR. Pero hindi lang po ito basta ililimit ang contact ha, may mga guidelines pong pumapaloob sa naturang proseso na to na siya namang pag-uusapan po natin. Paano siya kakapit at hindi ka makakalimutan? Ang gandang pag-usapan yan. Opo, kilala ang no contact rule bilang notorious at talagang radical, straightforward na procedure in getting your ex back. At alam naman natin na sa NCR or no contact rule, nangangahulugan na iiwasan mo ang kahit anong form of communication po sa inyong dalawa na pag tumawag siya, you need to ignore. Sa usapang LCR or moderate no contact naman, ito po ay gabay na pwede pa rin kumontak pero limitado at kailangan syempre ay hindi po magmumula sa atin. Hinding-hindi tayo ang mag-i-initiate ng kahit anong form of communication, tayo po ay nakaabang lang. Kumbaga po sa boxing, hindi ikaw ang magiging aggressor dito. Ikaw po ay magiging counter-puncher. Halimbawa, nag-chat siya sa'yo, papalipasin mo lang ang ilang minuto bago ka mag-reply, bago ang isang napakaikling kasagutan mo. Ang mahalaga po sa prosesong ito, na sa bawat sagot na ibabato mo, ay dapat lalo po siyang maguluhan. Surely, it will make him or her more confused. Nakaka-validate niya sa'yo, di niya napapansin na lalong lumalabo, lalong nawiwirduhan ang mga kasagutang nang gagaling po sa atin. Logically kasi mga kapatid, ang ex po natin, they will always test the waters. Susubok po yan, mag-chat-chat yan, musta na. Alam nilang maghahabol at i-express mo, yung iba pa nga po medyo umiiyak. Panigurado ang nararamdaman mo ay ilalabas mo. Dito po natin sila susurpresahin. Alam naman natin na sinusubukan tayo,
Pero sometimes hindi natin maiwasan yung mga isasagot natin. Like for example, siya po ay nangamusta. Dito kasi kung sasagot ka ng okay naman po, parang nagpapaawa ka. Kung sasagot ka naman po ng mabuti naman, ikaw kamusta na, may halong pretensyon at nagpaparamdam ka ng interes. Hindi po yan pabor or hindi po yan pasok sa moderate. Kung gagamit ka po kasi ng tinatawag po nating LCR, minsan kasi thumbs up, okay na po yun dahil walang validation at napakaraming pwede niyang isipin, tama po ba? Pero ang pinakamotibo po ng tinatawag na moderate no contact is may parating po natin sa kanila yung talagang gusto nating iparamdam. Dahil nga wala siyang makuhang validation sa iyo, dahil alam mo yon, parang gusto nilang ibalik, gusto nilang marinig kung ano na ang nararamdaman mo dahil sa pananahimik mo nga, dahil syempre limitado yung contact mo sa kanya, hindi ka naghahabol. Lalabas kasi na wala kang interes at maaring busy ka na magdadagdag isipin naman sa expo natin dahil mainly di niya to ine-expect at magugulat siya dito. Ang pinaka-procedure nito sabi ko nga ay maiparating mo yung talagang mensahe mo. Like for example, siya po ay tumawag sa'yo or nag-chat, kamusta ka na? Ang isasagot natin dito is okay naman, okay ka naman. And in fact, very excited nga or very excited ako mamayang gabi dahil may lakad. Or let's say, nagpe-prepare po kasi ako dahil pupunta kami ng Tagaytay. Alam mo, bibigyan mo siya ng something na pag-iisipan po niya. Kumbaga, bagay na hindi niya ine-expect at ikakagulat niya mula po sa'yo. Paano siya kakapit uli at hindi ka makakalimutan will be more on mind games. Kung saan kailangan ma-establish mo kaagad ang sarili mo that will shock your ex. Moderate no contact po ang pinaka-angkop at bagay po dito. Dahil kailangan mo pa rin ng isang limitadong form of communication po sa kanya. Dahil sa ganito mo may paparating ang sobrang sayang mararamdaman or nararamdaman mo after breakup. Siyempre po kapapong hindi niya ine-expect yun eh. Kaya nga sabi ko, surpresahin natin. Try to picture, kahihiwalay mo lang at nasa adjustment period ka. Kahit na kunwari na ikaw yung nakipaghiwalay, then nung kinamusta mo yung ex mo na kahit papaano nag-aalala ka kasi na baka nahihirapan siya or napapaisip ka kung ano na nangyayari sa kanya. Then, nalaman mo lang na nasa out of town siya. Nasa Angeles, nasa Subic, out of town with friends. Or let's say, hindi ka agad sinagot sa tawag mo. Then after a few minutes, nag-reply na nasa Boracay siya with friends. Honestly po, ano ang magiging initial reaction mo? Hindi mo ina-expect yun ha? Siyempre, you will feel left behind, unfair, at somehow, malilito ka dahil nasurpresa ka. Kaya nga po, ang technique ng moderate no contact ay sinasuggest ko po sa mga kapanahunan na to dahil kailangan po natin kahit pa paano may limitadong komunikasyon sa ating ex. Only to communicate yung mga bagay na gusto po nating maiparating sa kanya tulad po ng pagiging positive. It will naturally trigger your ex curiosity dahil nga po sa pakiramdam na parang siya po ang naiwanan, hindi ikaw. Sabi ko nga, the reason kaya sinasuggest ko po itong moderate no contact para muling kumapit ang ex mo at hindi ka makalimutan. Dahil kakailanganin mong maiparating sa kanya ang mga pagbabagong magaganap o nagaganap po sa'yo. Nowadays, lagi ko namang ipinapayo sa mga one-on-one consultations ko po na gumamit po ng LC instead of NCR dahil mas moderate at napaka-epektibo po nito. Ang isang maganda at advantage ng paggamit ng LCR compare po sa isang no contact or radio silence ay sa kung halimbawang nag-reach out at kinamusta ka noon ng ex mo pero dahil sa naka-no contact ka ay binaliwala mo to. And along the way is parang sumuko yung ex mo, hininto niya ang lahat, let's say dinedma ka na for how many days. Then lumipas na po yung general rule na 30 days or let's say 45 days. At gusto mo nang ipakita yung result at gusto mo nang makapag-usap kayo ng ex mo para makita po niya yung pagbabago mo. Paano mo i-establish yung contact ngayon? Di ba malaking problema kapapong? Paano yun? Unless kung ikaw ay nag-establish ng LC or let's say moderate no contact, kahit po papaano meron kang communication or connection po sa kanya, tama po ba? O kaya naman, after nga halimbawang na-realize mo na kailangan mo na makapag-communicate, nag-communicate ka kunyari, sabihin mo, ay nakita ko nga pala yung miss call or chat mo 3 weeks ago, medyo naging busy ako noon eh. Eto, I'm back, charan! May sense po ba? Tingin nyo po ba eh, kakausapin kayo ng ex mo? Baka makikumatos po tayo. Kaya nga po to establish a slight communication or connection ay isang magandang paraan pa rin to get your ex back. Provided
na limitado at hindi ikaw ang mag-i-initiate nito. Yun po ang pinaka-rule po niya na huwag po sa atin manggagaling. Successfully, kung ma-establish mo to, I'm sure na okay din naman sa ex mo dahil di ka naman mag-iistorbo, mangungulit, o tipong may ipaglalaban o ipagpipilitan nga yung relasyon nyo. Sa ganito, madaling makakakapit ang ex natin, yung may misteryo pero open at may access pa rin. Marami akong na-handle, nakausap at nakilala na may pareho pong sitwasyon na sadyang hindi po nagkabalikan, hindi sa wala ng feelings ha, dahil po walang access o paraan para mangyari yung balikan dahil sa sobrang pride or let's say sa mga prosesong ginamit, isinarado na po lahat ng way na wala na po ng paraan eh, kaya hindi po nagkabalikan dahil po dun. Panapos, gusto ko lang pong ipaalala na napaka-epektibo at highly recommended ko pa rin ang no contact rule. Paborito ko yan eh. Pero alam naman natin na iba-iba ang sitwasyon at pananaw po ng mga ex natin. Pwede sometimes hindi angkop eh. Alam mo yun, parang hindi po dapat sa taong to pero pinipilit natin mag no contact. Kaya pag-aralan din po natin baka moderate no contact na po or LCR ang sagot. LCR, Limited Contact Rule, Moderate Contact Rule ay proseso na kung saan ay maaari ka rin magtagumpay. Also, may mga ex na ito ang nagpapalambot po sa kanila. Bottom line, iparating at ipadama mo sa kanya na parang mas lalo kang naging excited at sumaya by using LCR sa freedom na dumating sa inyo ngayon. Then, pakitandaan na okay lang naman po ang isang communication, basta limitado. Pero dapat hindi manggagaling sa'yo. Sabi ko nga, kung walang hakbang galing sa ex mo, ipagpatuloy mo lang po ang pagkapositibo mo. Dahil eventually, makikita rin po niya yan, mababalitaan niya yan. Kaya, kailangan po ituloy lang po natin yung pagiging positive natin. Kung ano man yung mga plano na yon, mas maganda nga kung halimbawang dadaan po kayo sa LCR, dahil direkta po siyang magtatanong, direkta po kayo makakapag-usap. Kaya nga sometimes, di ba sabi nga nila, ano ba, kailangan ba talaga tuloy pa rin yung friendship kahit hiwalay na? Depende po yun ha. Pero minsan kung okay naman po, pwede. Basta wag lang po natin ipapakita na sobrang excited tayo, desperado tayo, na gustong-gusto po natin makipagbalikan sa kanila. Kailangan kasi opposite ang may pakita mo sa ating ex para makita po niya yung inyong value mga utol. Maraming salamat po. Sana po may natutunan tayo ngayon. At syempre po sana narating natin yung mga kaibigan po natin na gusto po nating tulungan. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa Papong TV, wag na wag niyong kalimutan mag-subscribe mga utol. At syempre po pakishare na rin po yung ating video. Maraming salamat po. Tulungan po natin ang mga YouTuber na Pilipino. Maraming salamat po. Papong TV.